Inihahandog ng Batang Minor TV, Kriska Online, a group spiritual reflection and sharing. Dito sa ating nag-iisang Batang Minor TV. Nandito naman po tayo sa second Saturday of which third Saturday of the month with another reflection. Okay? Panahon na pa-reflection. Nakaraan. Ito naman tayo para sa pagre-reflect. Balikan lang natin, no? Ano ba yung Batang Minor TV? Ano ba ang purpose nito? Sabi nga ni Bishop Alma, sa Batang Minor TV makakatulong na makapagpaunlad ng ating makapagpalalim ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa Diyos. So yun po yung target natin. Kaya meron tayong mga programa katulad ng Kriska at saka Recollection at yung kay Father Joselyn na nagaganap tuwing Sabado alas 8 ng gabi dito lang sa bahay. Yung gabi po, meron na naman tayong mga bisita na makakasama upang magbahagi dito sa ating Kriska. Yung ating Kriska po ay pamumunuan ng ating bisitang pari na siya ang isa sa mga formators sa Immaculate Conception Seminary, si Reverend Father Divino. At meron po tayong dalawa pang guests na miyembro ng KICSAI o ng mga alumnus ng Immaculate Conception Seminary. Walang iba kundi si Kuya Boyet at saka si from batch 1985 at si Julius na newly graduate ng Conception Seminary. Si mapapanood niyo po si Mo. Alamang. Upang ating simulan ng ating programa, hinihiling ko po na tayo ay tumahimik at magnilay ng kaunti at iligay natin ang ating mga sasensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay tumatawag sa iyo dahil kami yung tinipon na naman sa isang gabi ng pagninilay at pagbibilhati ng pangalan. Hinihiling po namin na habang kami nagninilay sa aming topic tungkol sa pagsunod, bigyan niyo rin po ng karampatang biyaya at pagtingin yung mga kapatid namin nasa ospital, na front lines, yung mga kapatid namin na kasalukuyan nakikipaglaban sa sakit ng COVID or kung ano man kanilang nararamdaman. At ipinagdadasal din po namin, Panginoon, aming mga recent patid na naunang umuwi sa iyong tahanan. Si Brother Dennis Manalili from batch 1994 and Brother JC Tanhutko 19 na iyon ang tinawag at iyon ang kapiling dyan sa iyong kaharian. Mahiling namin lahat ng aming dalangin ay inaangat namin sa iyo upang magbigay ng pagpupuri sa iyong hinihingi namin ng iyong biyaya sa pangarap ni intercession ni Mama Mary sa gabi nito at sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan! Amen. Now for tonight, apaganda ng topic natin. It's about obedience. Okay? And to start with, hinihiling kong yung si Father Divino, andito na po ba kayo? Father, baka naman, kamusta kayo dyan? Baka naman pwedeng bigyan mo kami ng ibasa yung ating pagninilayan na galing sa gospel, Father.
pong ebanghelyo natin ngayon, nung sinabi po sa akin ni Father yung magiging topic natin, hindi naman po talaga din ako. Kasi sabi nga sa kanya, ako sanay sa ganito. Kaya nga lang, naalala ko, siya nga po yung pinakatatay ng scenario. So dahil siya yung pinakatatay, dapat. Kaya ako naisip, pagsunod na lang ang topic. So yun po yung pinakadahita. Ikalawa naman po, syempre ako po'y sumusunod talaga sa Batang Minor TV kahit nung pang inception nito. Eh, napansin ko po, yun natin, tungkol sa mga ina, yung ating ikalawa, sa mga ab, eh, sa tingin ko po, mas makaiinap na yung ating pasunod na paghihilay tungkol naman sa pagsunod ng mga anak. Para po makompleto natin yung band ng pamilya na meron tayo. Father, pwede niyo na, pwede niyo po bang basahin yung ating scripture dito Opa. Na dating ngayong gabi? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila?" Sinabi ko sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanya ng makalawa, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanya ng may katlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot na si Pedro dahil makatlo siyang sinabihan, "Iniibig mo ba ako?" Kaya sinabi niya, "Panginoon, ikaw ang nakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita." Sinabi nito sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, nung bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibigay sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man naisip. Ngunit pagtanda mo'y ibibipa mo naman ang mga kamay mo at ibang magbibigay sa iyo kung sa hindi mo nais." Sinabi ito ni Jesus sa pagbibigay tanda sa paraan ng kamatayan na kanyang ipapaluhati ang Diyos. Pagkatapos ito, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Father, sa inyong pagbabahagi ng aming paghinilayan. Kasama ng gospel na yan, ay meron po tayong dalawang katanungan na pwedeng maging gabay sa ating paghinilay. Topic ng obedience o pag... Unang tanong ating sagutin, Kuya Boyet and Julius, would be, paano ba natin nakikita yung obedience? How do I look at obedience? Is it a struggle? I think of it as only available sa mga religious. Okay, and pangalawa, how was the seminary formation helped me on obeying superiors, my parents, or asking obedience from others, tulad ng nabanggit pa yung obedience ng mga sa kanilang mga magulang at sa kanilang pamilya. Siguro uumpisahan ko po yung pagbabahagi, no? Kanina yung nagdala kami ng labada ng aking asawa si Trey. Sabi ko, ano kayang may babahagi ko ngayong gabi tungkol sa obedience? Nung habang nagmamaneho ko, nagkaroon ako ng, doon magsimula yung reflection, yung pagninilay, na ang obedience, yung pagsunod, ito ay may iba-ibang klase ng pagsunod eh. At yung magiging pagtugon natin doon sa ating ginagawang pagsunod or obedience, it would depend on the relationship nung sinusundan o yung nagbibigay sa atin ng command. Merong mga pagsunod na iba-ibang klase ng pagsunod, no? May sumusunod ako nung bata ako, sumusunod ako sa aking magulang dahil natatakot ako mapagalitan, 'di ba? Natatakot akong mapalo.
Tapos nung pumasok ako sa seminaryo, ako ay sumusunod sa schedule dahil ayaw kong magkaroon ng marka na mababa. Sumusunod ako laging may dalang rosaryo dahil ayaw kong napapaluhod sa gitna ng chapel, di ba? Sabi ko, so yung aking pagsunod sa mga bagay-bagay o sa mga uto na sinasabi sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin ay parang base kung ano yung relasyon ko sa kanila. Diba? Parang yung sundalo, sumusunod yung sundalo sa ipinag-uutos ng mga high-ranking officers. Ako, sumusunod sa magulang ko dahil sabi nga, ayoko. Pero meron palang isang klase ng pagsunod na dito ako medyo nahihirapan. Okay? Nung na-realize ko na yung or yung obedience na sinasabi na pinag-usapan natin. Katulad nga nung tinanong ni Jesus si Cristo, si Pedro, tinanong ni Jesus si Pedro beses kung mahal siya nito. At lagi niya sinasabi, opo, mahal ko kayo. Opo, mahal ko. Eh, alam ng Diyos na siguro to assure Peter para siguraduhin si Pedro na uy, talaga bang mahal mo ako? Uy, talaga bang mahal mo ako? Sabi ko, dumating na din ako sa point na minsan, yung pagsunod sa halimbawa, yung simpleng pagsisimba lang pag-araw ng Linggo. Pero, paano ko masasabing mahal ko yung ang Diyos kung hindi ako nagsisimba? Paano ko masasabing mahal ko ang Diyos o sumusunod ako sa gusto niya kung hindi ako nagbabahagi sa ibang tao? So, doon ko na-realize kanina na kailangan pala bago ako sumunod, magkaroon ako malalim na relasyon sa taong sinusundan ko. So, nakalakip palagi, no? Palaging nakasama yung aking pagsunod, na ginagawa kong pagsunod, base doon sa relasyon ko sa tao. So, like for example, kung buhay pa yung aking mga magulang, kung meron silang iuto sa akin, gagawin ko yan dahil sila yung aking mga magulang. So ngayon ako naman ay magulang na, pagka meron naman akong gustong, may pagka yung anak ko naman ay may gustong hingin sa akin, sinusunod ko rin dahil doon sa kanila, dahil mahal ko sila. Bibigay ko yung sinusunod. Alit, yung ginagawa namang pagsunod na ganun ay yun yung na-realize ko kanina. Yung aking pagsunod sa isang relasyon, sa relationship ko sa aking pamilya, ay laging may dapat may kalakip na pagmamahal at pagtitiwala. Dahil ikling pagbabahagi sa ating topic ngayon, sunod na may pagmamahal at pagtitiwala. Ako or Brother Julius, yung mas nakababata, yun naman yung pakinggan natin kung ano yung kanyang point of view or sharing or reflection regarding obedience. Julius, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po. Yan. Kamusta ka naman? Mabuti naman po na nakasali po ako sa Peace Call Online. Nung bang ka pa? Sa minor ka pa? May ganito kayong Chris Kawalana? Meron po. At least once a month po na kapag peace ka naman po kami. Okay, so at least flow. Alright, brother, sige, you have the floor and you can share what's your take about obedience? Para sa akin po, yung obedience po, wala po siyang pinipiling tao. Wala rin pong pinipiling edad. Basta po, yung pinag-uutos sa'yo, nakabubuti po.
gaya po na sinabi sa amin ng isang pari sa seminary, yung sundin po lahat ng pinag-uutos ng mga formators, parang nanilang natin yan na di tayo pa, na hindi tayo papahamak. Eh, sabi nga, pagka malinip yung nagagawa sa'yo, at saka ka humindi, kaya seminary, hindi ka mo nipapahamak ng mga formators. Kasi yung pinagagawa sa'yo, para sa'yo din yun. Hindi naman para sa kanila yun eh. Lahat ng pinag-uutos nila, lahat ng pinag-aala, para sa ikamabuti po ng lahat. Yung, kasi po yung pagsunod, parte na po ng buhay natin yan. Bago pa lang po tayo pumasok sa seminaryo eh, tinuturuan na po tayo ng magulang natin na sundin yung mga pinag-uutos nila. Ngayon po na sinabi ni Brother Pip, yung pagsunod po, may iba-ibang klase. Ipo, sumusunod tayo dahil natatakot tayo, may kinatatakutan. Sumusunod po tayo dahil nire-respeto natin yung isang tao. Yun po, sumusunod din po tayo sa pagmamahal. Yung tatlo na po yun, dapat po palagi po nandun. Yung takot po, hindi po basta-basta itatatakot ka dahil may gagawin sa'yo masama. Yung takot na na yung Diyos lang yung nandiyan para palagi sa'yo. Yung sa gospel natin, ang inaano po ni Jesus ay medyo mahirap kasi ang hilingi sa atin hindi basta-basta. Sabi nga niya eh, ilang ulit na tinanong si Pedro kung mahal siya. Pero diretso ang sinabi niya na hindi madali yung pagsunod. Sinabi niya na kailangan anuin yung mga tupa, hindi, na pagka sumunod ka sa akin, hindi madali. Yung pagsunod kay Jesus eh, hindi basta-basta. Eh, yun po siguro yung sinasabi sa akin. Ang mali po siguro, marami po kasing mistakes sa pagka inaano po yung gospel na to. Kasi po, ang naisip po nila, yung pagmamahal ni Jesus sa atin, conditional na pagka sumunod ka sa akin, gagawin mo to, gagawin mo yan. Hindi, parang lugi tayo. Yun yung talaga nating naisip eh. Lugi. Ikaw nung nga yung susunod, ikaw pa yung mahihirapan. Ikaw pa yung, parang kumbaga sa, walang balik sa atin. Kaya, pero hindi natin nakikita yung deeper reality na yung Jesus na ibibigay niya lahat para sa atin. Yun. And from the seminary, maraming salamat Brother Julius. Medyo naalala ko yung buhay ko nung okay nasa seminary rin katulad mo, walang patid na pagpapaalala yung mga pare, sundin mo kasi yun yung mga bubuti sa'yo. Pakinggan naman natin yung ating kuya, no, sa pinakakuya ngayong gabing ito, si Engineer Kuya Boyet de la Cruz from Batch 1985. Kuya, ano bang may reflection mo doon sa ating topic for tonight? Magandang gabi sa Pilipinas. Mga kasama sa Batang Minor TV ngayon, Father Divino, Brother Pip, Julius, at si Kuya Alan. Nung binabasa ko yung ating ebanghelyo, ang tumatak sa akin ay yung, parang gusto kong ma-visualize muna yung scenario nung si Peter ay kakwentuhan ni Jesus. At sa kanilang kwentuhan ay tatlong beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Pedro, mahal mo ba ako?"
si Peter, walang pag-aalinglangan na consistent siya sa kanyang sagot. Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Pero tinitingnan ko yung scenario ni Peter, siguro nangyayari sa atin ito, para bang deep inside meron kang pag-aalinglangan, ba't kaya tatlong beses ako tatanungin ng Panginoon kung mahal ko siya? Duda ba siya sa sagot ko? Di ba? At ang kahirapan lalo kay Peter dito, na makikita din natin sa ating pagkatao, ay it will flashback yung nagawa niya kay Jesus. Yung bang konsensya. Alam naman natin na nung panahon ng passion ng ating Panginoon ay tatlong beses itinakwil, nakilala ni Pedro ang Panginoon. Kung natatandaan nyo, di ba? Tinanong si Pedro, oh, di ba kakilala mo tong si Jesus na nasasal? Tatlong beses tinakwil ni Pedro, nakilala niya si Jesus. So, ngayon, dito ngayon sa scenario na to, ito yung pagkatapos na ng pagkabuhay, di ba? Na si Jesus ay bumabalik sa kanyang mga alagad. At kung minsan hindi agad na nare-recognize ng mga alagad na si Jesus na mismo yung kausap nila. Para kay Pedro, parang tatlong beses ako tanungin na alam ko na ito na yung huling na buhay na aking Panginoon kung mahal ko siya. Para bang nag-flashback siguro kay Pedro, siguro pinaalala ng Diyos na kaya tatlong beses ako tinanong dahil tatlong beses ko siya tinakwil. Kaya dito, bukod doon sa obedience na topic natin ngayon, nakikita ko rin, nandun din yung forgiveness, saka yung acceptance ng forgiveness, na ang salita ni Pedro, Panginoon, alam niyo po kung ano yung nasa puso ko. Sa atin siguro, dun sa mga tanong natin, kung paano, ano yung how do we look at obedience para sa akin, bilang sa punto ng isang dating seminarista, ang mga sumagot ng wasto sa tawag ng ating Panginoon bilang seminarista ay yung mga kasama natin na naging pare. Tulad ni Father Divino. So yun yung talagang obedience para sa akin na dahil yun yung calling, yun yung vocation. Ngayon, paano naman yung mga hindi nagtuloy sa atin tulad ko? Ano naman sa atin yung obedience? Na yung ating formation sa seminaryo, para bang hindi naman ibig sabihin dahil hindi tayo naging pare or religious, ay hindi na natin pwedeng ituloy yung obedience to the Lord. Kanya-kanya tayo ng parabang sitwasyon. Kung kayo ay napunta bilang doktor, no? May mga kasama tayo sa kicks ka na bilang doktor. Ang obedience mo ay nandun sa iyong profession at nandun sa iyong tinatawag na director. No, hospital director. Ang struggle doon sa isang question natin, meron ba tayong struggle sa obedience? Isishare ko sa inyo, nung pala sa seminaryo, at siguro ito ay si Julius yung mas makapagpapatunay nito, isa sa struggle kasi sa seminaryo na part ng formation natin, bawat isa sa atin ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng parabang leadership training as na part ng formation. Meron tayong mga leader sa chapel, merong leader sa dining hall, sa ating dorm. Ang struggle dito ay yung familiarity na tinatawag ko. Like for example, Julius, ilan kayo sa batch nyo, Julius? 9. Okay. So, yung familiarity, so dito sa 9 sa inyo, may kanya-kanya kayong responsibility, di ba, na naiata sa inyo.
Ikaw, meron ka bang hinahandle na ano, na isang area? Sa dorm po. Sa dorm. Okay. So, siguro lahat tayo makaka-relate dito. Ang napakahirap sawayin sa dorm ay yung kabatch mo. Tama ba? Ha? Oh, si Father Divino na napangiti, di ba? Yung struggle, yung familiarity. Kasi kabatch mo, para bang nandun yung ano eh, yung kabrad eh, di ba? Na pag sinaway ako nito at ako ay hindi sumunod, hindi naman ako parurusahan nito dahil kabatch ko eh. Yung tropa-tropa ba, di ba? So sa buhay natin, ganun din kahit yung nasa labas ng seminaryo. Mas mahirap pasunurin yung mga tao na merong kang personal relation. Yun yung struggle. Kaya dapat ako, kung ako naman yung nasa side ng follower, I have to respect yung position nung katropa ko. Though magkatropa kami o magkabatch kami, pero he was given this position, I have to respect yung position na sumunod ako. Then yung next natin, do I think yung priest and religious lang ang may responsibility and obedience? Hindi. Dahil para sa akin, much more yung responsibility dun sa wala sa priestly and religious vocation. Dahil madami tayong distraction eh, outside the seminary. Tama ba? Di ba? Unlike kung ikaw ay nagtuloy, nasa priestly and religious vocation ka, every day you are para bang ano eh, malayo ka man ay madali kang lumapit dahil nandun ka sa ano eh, nandun ka sa presence lagi ng ating Panginoon. Yung nasa labas, madaming distraction. Sa totoo lang po. At yung distractions na to, yun ang nagpapahirap kumistan dun sa obedience. Sa ating obedience to the Lord. Now, sa seminary formation, nakatulong ba ito sa pagsunod ko sa supervisors at pagka naman nilagay ko to sa current situation ko na nasa labas ako sa mga supervisors ko? Ang sagot ko po ay oo. I'm very thankful for the seminary, the foundation that it has given me. Though hindi ko po masasabi na perfect, ano? Hindi ako perfect. Madami akong flaws. Pero somehow, the formation of the seminary, nandun yun eh. Built, yung bang nasa subconscious mo na, hindi yung mawawala sa'yo. It's one thing that is already in you na hindi na mawawala kahit wala ka na sa seminaryo. And somehow, yun yung aking masasabing weapon or tool that brings me back to the Lord. Madaming beses, in a daily basis, daily struggle, napapalayo ako dahil sa sinatawag natin na distractions ng mundo. Pero my formation is in the seminary, it's what keeps me to go back. No? To go back. Siguro, last word, it's my responsibility, lalo na, tinatawag nyo na akong kuya. So sa edad, na I have to give back sa lower generation na yung experience ko from the seminary until now, kung maigaguide ko sila, kung maishishare ko yung discipline for the obedience, parang yun na ngayon yung ano eh, second calling. Na kung ano man yung naibigay ng seminaryo sa akin to what I am right now, ay ibalik ko sa, hindi man in a global content, kahit doon lang sa ano, sa community na kung saan ako gumagalaw ngayon. No? So, a seminarian for me is a seminarian for life. There's no
there's no difference whether you continue with the being a priest or not, kundi yung responsibility mo, ibabalik ko dun sa gospel, after tanungin ni Jesus Christ kay Pedro, at sabi ni Pedro, Lord, alam mo naman yung nasa puso ko. So to end this, my sharing, ang Diyos pala, hindi tinitingnan yung, yung flaws and limitations, yung human frailties natin. The Lord, tumitingin siya sa your capacity to love. So once na nasagot, alam na ng Diyos yung yung sagot, kahit hindi mo bigkasin kasi na mahal mo siya. Dahil nakikita niya sa puso mo yung capacity to love. Kaya yung dulong sabi niya, come and follow me. So as balik ko, as a seminarian, we are seminarian for life. So tinatawag ulit tayo ng Diyos, come and follow me. So we still have, hanggang buhay tayo, I see it that we have responsibility dun sa community na ating ginagalawan na ibahagi yung virtue of obedience to the Lord. So yun lamang mga kabrother. Salamat po. Yun, no? Salamat. Ganda na sharing ni, ni Kuya Boyet, no? Obedience. Seminarian for life. Seminarian, always seminarian. Gusto ko yun. Ganda na. Kabatang Milag TV, meron pa tayong isang magbabahagi bago ko ibigay sa inyo si Father Divino. Itong kapatid namin na to, naka-duty to dapat eh. Naka-telemedicine, pero naingganyong mag-share. Dr. Christian, welcome back. At kahit na nasa gitna ng pakikibahagi. Buhay-buhay natin dyan. Magandang hapon sa inyo from Saudi Arabia, Jeddah, Saudi Arabia. Brother Boyet, Brother Julius, Brother Pip, and Father Divino, magandang hapon sa inyo. At magandang gabi sa Pilipinas. Actually, na-inspired ako dun sa mga napakinggan ko na mga sharing nyo dun sa about obedience. Ako din, meron din akong experience regarding sa obedience, lalo-lalo na ngayong dito sa ating alam naman natin na lahat naapektuhan ng pandemic na to. So, iyan yung unang realization ko dyan sa nung nagkaroon tayo ng pandemic, yung obedience. Bakit ko nasabing obedience? Number one, madami tayong naririnig. Marami tayong rules na gusto sundin. Marami tayong news na naririnig na kailangan sundin. So ngayon, ang naging realization ko, listen, number one. Number two, follow. And equals obedience. So, yun yung sumagi sa akin. Na-inspired kasi ko dun sa mga share nyo na bakit ako din kailangan ko ding ma-share yung realization ko o yung aking reflection about obedience. Kung maaalala nyo, yung sa kay Peter, meron ding isang pagkakataon sa Bible na sabi ni Jesus, bakit mo nililinis yung lambat? Master, kasi buong gabi na kaming nanguhuli ng isda, pero wala pa rin kaming mahuli. So, pero sinabi nyo, sige. So doon sa pagsasabi nyo yung parang may doubt. Wala lang ang nahuli, pero may doubt. So pinasok ko yun dahil number one, when God is asking you to obey, ang obedience kasi yan yung essential step para ma-obey mo si God, yung mapunta ka kay God. Tapos yung number two, yung magbe-benefit yan eh. Pagka na yung proper obedience mo, magkakaroon ng benefit sa iyo at sa others. Tapos yung number three, magkakaroon naman ng
wala kang disappointment na matatanggap pag ikaw ay umobey sa tama. Lalo na, di ba, pagka katulad yan, wala kang disappointment pagka ikaw ay sumunod. Oh, in times of COVID, ipasok uli yun. Sinabi ng barangay nyo, magmask. Sinabi ng gobyerno, magmask. Anong gagawin mo? Isasang alang-alang mo ba yung kapakanan ng family mo? Lalabas ka ng bahay, walang mask, tapos pakikihalubilu pa sa sandamakmak na tao sa palengke, kung saan ka man umikot. So it's responsibility mo yun. Yung when you are doing obedience, dapat yung galing sa heart nga, according to Brother Boyet nga kanina, si God nakikita yung heart ng tao kung totoong sumusunod o hindi. Yun kasi ang nakikita niya. Hindi niya nakikita, if I'm doing something obedient in my physical, literal na ginagawa ko, pero ang nakikita ni Lord yung heart ko eh. Totoo bang nagbibigay to? Totoo bang sumusunod sa akin to? O pakitang tao lang? I mean, that's the reality na nakita ko doon sa nangyayari sa atin ngayon, na sumusunod lang ba ako dahil kagustuhan, o sumusunod ba ako dahil willing akong sumunod yung sa inuutos ng Panginoon sa atin. Doon naman sa seminaryo, naalala ko noon, may mga leaders tayo doon. Sinusunod natin yung leaders natin doon. So ito yung way na para matuto tayo by the end of the day, na pag tayo naman ang humawak ng isang grupo o ma-share natin sa mga magiging anak natin, na tayo ay once na naramdaman natin na tayo'y sumunod, tayo'y naging bahagi ng pagsunod na yon. Tinawag ka ng Panginoon dati, we. Pero nga lang, sa ibang paraan kanya tinawag. Hindi all the time, pag tinawag ka ng Panginoon, yung bang parang nag-iisip ka ng totoo ba yung tawag sa akin ng Panginoon? Totoo ba yung nagda-doubt ka? So in every aspect ng buhay ng tao, mayroong kanya-kanyang way kung paano siya tinawag ng Panginoon. Yun lamang po, Brother Pip. Salamat po. Salamat sa iyo, Brother Christian. Nakakatuwa naman at nakapag-share ka, na nahiya tuloy ako kay shout out kay Patrick Garcia, yung ating liturgist ng araw. Nahiya tuloy ako bigla. Minsan kasi, di ba, liturgist siya, ma-share ko lang, no? Tapos minsan, sabi sa akin, Pip, sige na, huwag ka nang gumood dyan. Okay na, maupo ka na sa upuan. Pero hindi ko siya sinunod. Nahiya tuloy ako. Patrick, shoutout sa'yo, ha? Kamusta? Kamusta sa'yo? Yung liturgist po nung araw na nasa seminaryo pa ako. At siguro bago ko ibigay si Father Divino, shout out lang muna ilang nanonood sa 10 sa Sacra Farm, si Ana Javier, si Kuya Omar Roque, sana dito ka sa susunod, Kuya Omar, sa Malolos, Richie Malyari, si Sir Richie Malyari, nanonood sa Katedral Facebook page, si Veron Suzuki, Marisa Racoma, and Billy Gamboa, magandang gabi sa iyo. Uchi Cruz Nicolas, si Yuna April Joy, Vina Dong, Evangeline Gonzaga. Salamat sa pananood, si Uchi Cruz din. Ngayon po, I will give the floor to Father Divino to aralumin yung ating napag-replikan, no? At kung meron kayong mga pahabol na comments, suggestions, and prayer intentions, please let us know. At huwag po kayong mag-ala, siguradong may pag-sampay sa aming mga panalangin. Father Divino, po, ulit. Honestly po habang nakikinig ako sa pagbabahagi ni na Brother Pip,
ni Brother Julius, graduate lang, si Kuya Boyet, tapos si Brother Christian, natutuwa po ko na hindi nangangahulugang lumabas na kayo ng seminaryo, nalimutan nyo na yung lahat na natutunan nyo doon. Kaya nga, sang-ayon ako sa sabi ni Kuya Boyet eh, seminaries for life, basta pumasok ka, seminarista ka na hanggang mamatay ka. Diba, tinuturo po sa atin noon pa man, pagpasok natin, ang seminaryo ay isang seedbed, isang punlaan. So tayo, pag pinasok sa seminaryo, tayo yung punla na tumutubo. At ang imagery po ng punla, naisip ko kanina habang nakikinig ako kay Kuya Boyet, tama na dapat punla ang tingin natin sa sarili natin palagi. Isang punla na umaasa sa paglago mula sa araw, mula sa nutrients ng lupa, mula sa tubig na dinidilig dito. Kasi once na sinabi nating malago na ako, isa na akong full grown na puno, hindi na ako punla. Ibig po sabihin nun, malapit na tayong mapunta doon sa pinakatodo natin at may possibility mabulok na tayo at the same time. Pero yung attitude na palagi kang punla, palagi kang welcoming sa panibagong mga bagay, ibig sabihin nun, willing ka rin sumunod sa nag-uutos sa'yo anuman ang ipagawa niya. Kaya kanina po nung sabinanggit ni Brother Pip na tutusin, depende nga naman sa relasyon natin yung pagsunod, naantig po ako doon kasi tama siya. Depende sa affinity natin doon sa minamahal nating tao yung pagsunod natin doon. Kasi magiging fake lamang yung obedience kung hindi naman natin mahal yung nag-uutos sa atin. Nung ginugtong ni Julius na sabi niya sa seminaryo nga, natutunan po niya na hindi po pwedeng yung nag-uutos sa'yo, pinagagawa niya yung makasasama sa'yo, kaya mas magandang sumunod na lang. Sang-ayon din po ako. Kasi sa sarili kong experience, bago mapunta sa minor, meron din akong hesitation kung tatanggapin ko ba ito ng buong puso. Alam naman ninyo, hindi po ako batang minor. Kaya nung sinabing ma-assign ako sa minor seminary, ilang na ilang ako nun. Paano ko magpo-form ng mga batang minor kung ako mismo, hindi ko alam yung formation program para sa kanila dahil hindi naman ako nag-under dito. Galing ako sa ibang congregation, galing ako sa ibang klase ng formation. Pero dahil gusto ko pong sumunod, dahil yun naman ang pinangako ko sa bishop, kahit na pakiramdam ko mahirap, gagawin ko. Nung binanggit po, halimbawa doon sa sagot ni Peter, yung parang may hesitation, sabi nga ni Brother Boyd kanina, ramdam ko din po yung hesitation sa kalooban ko. Kasi baka hindi ko kaya. Baka naman tong pagtatanong ni Lord sa akin, nagdududa na siya sa akin kung talagang kaya ko. And yet, tulad po ng banggit naman ni Brother Christian, hindi naman tayo tatawagin kung hindi natin kaya kasi may kanya-kanyang paraan ng pagtawag sa Lord sa atin. Iba-iba yung aspeto ng ating buhay, kaya dun i-adjust ni Lord kung paano niya tayo tatawagin. Hindi niya tayo pipilitin na gawin ang isang bagay na siya mismo hindi niya alam na makakaya natin. Kaya pagtingin po natin yung biblical text mismo, incidentally, yung po mga sinabi niyo kanina sa pagbabahagi, yun din naman po yung gustong sabihin sa atin ng Espiritu Santo. Lalo na po yung threefold na pagtatanong ni Lord kay Simon Peter. Nung pong tinuturo sa amin yan, ako man nagtataka, bakit pa kailangan ulitin? Dahil ba dun sa pagdududa nga ni Lord? Kasi tinakwil siya ng tatlong beses. Eh, pag po nakikinig kami sa teacher namin, dun magiging malinaw. Kasi nung pinabasa po sa amin yung original na teksto ito, magkaiba pala yung words ng love na ginamit ni Lord. Dun sa unang dalawang tanong niya, ang ibig po sabihin ng pag tinagalog natin, Simong anak ni Juan, mahal mo ba ako ng walang pag-aalinlangan? Mahal mo ba ako ng walang pasubali? Mahal mo ba ako ng lahat-lahat ng ikaw? Ang tanong ko kasi niya, agapasme. Kung sumagot po si Peter, ang tugon niya ay philos eh. Ang ibig sabihin po nun, Lord, mahal kita, pero hanggang kaibigan lang. Kumbaga para penrenso niya si Lord. Hindi pa kita kayang mahalin ng todo, kaya hanggang ganitong level lang ang pagmamahal na kaya ko. So inulit po ni Lord John. Tanong na naman niya, Peter, mahal mo ba ako ng walang pasubali? Agapasme. Sagot na naman ni Peter, Lord, alam mo naman, mahal kita bilang kaibigan. Hanggang ganito lang ang kaya ko. Kaya doon po sa ikatlong tanong ni Lord, doon lilitaw kung paano siya nag-a-adjust sa ating lahat. Eh. Nakadalawang beses nang sumagot si Peter ng philos eh. Kaya ang tinanong na po ni Lord sa kanya doon sa dulo ay, philesme. Mahal mo ba talaga ako tulad ng pagmamahal ng kaibigan? Bumaba na po si Lord sa level ni Peter. Hihintayin niya kung kailan niya makakayang ibigay ang sarili niya ng buong buo. Kaya doon po sa dulo ng passage natin na binasa para sa pagninilay ngayon,
Darating ang panahon, sabi niya, hindi ka nakatulad nung bata ka, na kung saan mo gusto, doon ka dadalhin. Dadaling ka doon sa lugar na ayaw mo. At yan po, damang-dama ko nung dinala ko dito. Ayoko talaga ma-assign sa seminaryo noon. Kaya habang tumatagal, habang ako mismo na-erase yung mga doubts na yun, napapamahal na rin po ako sa pagkakalagay dito. At literal na iba talaga yung magdadala sa amin, sa ibang lugar. Kasi kapag kami nasunod, wala na pong obedience doon. Nung nag-aaral po kami ng Latin, tamang-tama po, pinaalala ni Brother Christian kanina, hindi ka naman pwede kasing maging obedient kung hindi ka marunong makinig. Kasi ang ibig sabihin ng obedience talaga, ob, audire, to listen to. So unless willing pong makinig ang isang tao, hindi rin siya pwedeng sumunod. Ngayon pong panahon ng pandemya, katulad nung binanggit nyo lahat kanina sa magkakaibang paraan, lalong masusubok yung ating pagiging masunurin. Susunod ba tayo sa batas o tayo dalam yung batas? Ultimately, ang panawagan po sa atin ni Lord ngayon, sumunod tayo hindi dahil takot lang tayo sa pwedeng mangyari. Sumunod tayo kasi minamahal natin siya. Yung pong binanggit ni Brother Pip kanina, gusto kong balikan, gusto kong yun din po yung maging baon natin. Kung mahal natin ang Panginoon, ipakita natin yun sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang tinig. Nang sa gayon, lahat ng makausap natin, lahat ng makita sa atin, ang makita hindi na tayo kundi yung Panginoon na tumatawag sa ating lahat. Ano man ang bukasyon natin, pari man, laiko man, na tili man sa loob o lumabas. Amen. Natouch ako. Natouch ako para sa sharing. Ang ganda ng sharing na napakinggan natin today. Ano? How Father Divino concluded the sharing or the reflection for this evening. Napakagandang pabaon para sa ating lahat, sa ating mga kaibigan. Gusto ko lang bago ko tawagan for the other shoutouts, I just want to greet yung Cornerstone Marketing Department. Nabanggit yung Cornerstone, no? Guys, I've done this since last time. If you guys are interested to interesado kayo na makapag PM nyo lang po kami dito sa Batang Minor TV and will help you out. Meron pong courier services na inyo para mabigyan kayo ng pagkakataon makapagtrabaho habang kayo nasa bahay. And siguro, I think Alan, yung mga Alan, yes. Are you here? Yeah, I'm here. Hello guys. Nasa background. Hello, Brother lang. Alan. Technical, wait. Yeah, I'm here. Hello. Kintang gabi sa'yo, brother. Good brother, evening. Mukhang naiyak ka. Ayaw mong magpakita sa amin. Mukhang tinamaan ka sa sharing, ha? Maganda yung mga sharing ninyo. At yun nga, nandito lang tayo sa likod at inaayos natin ang mga technicals. So, napakaganda ng mga binahagi, lalo na yung sinabi ni Father Divino na yun nga, kailangan talaga ng pagkasusunod, kailangan ni nagmamahal. Kasi mahirap yung sumunod ka lang kasi napilitan ka lang. So, dapat mayroong kalakip na pagmamahal. Alright, shout out tayo, Brother Pip. So, nandito ako ngayon sa ating page mismo. Hi po kay Mamila Bernardino. Sabi rin po, Father Divino, good evening po, sabi ni Mamila. Tapos, Brother June Rodriguez, pa-shoutout po, mother-in-law ko, nanonood po kami, nanay at asawa ko, si Tess Rodriguez ng Baliwag. Hello po sa inyo, dyan po, Brother June and Ma'am Tess, good evening po sa inyo. And then, good evening din po kay Ted Rivera at kay Tricia Silverio at pati sa misis ko kay Sherilyn Samroso. Sa inyo, magandang gabi. At nandito po tayo sa Our Lady of the Holy Rosary Parish page sa Maysan. Hello po, good evening po sa ating mga nanonood kay Sister Feli Miranda, kay Francesco Donato,
kay Maria Cristina Mateo, ang mga nag-like din po kay Sister Gina Balais, kay Jess Solis, Marlon Turo, JD Cobello, Ana V. Bernandez, Julius Olandes, Emma Lynn Canoy, Dob Raimundo, Aileen Cebalo. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayong magsasawa sa panonood every Saturday po, 8 p.m. dito po sa Batang Minor TV. Tapos po, pasyal tayo sa Katedral. Marami pong nanonood sa atin sa Malolos. Mga guys, nandito po sila. Ang haba. Jet Villena, Josephine Reyes, Heidi Penfianco, hello po. Cram Saging, hello po. Teresita Cruz, Jean Yanyang, Imelda Aguinaldo, Mary Gonzalez, Vina Dong, Yuna Joy, Uchi Nicolas, Billy Gamboa, Felicima Alvarado, Marisa Racoma, Veron Suzuki, and Richie Malyari. Thank you po sa inyo. Continue lang po ang panonood dito po sa atin sa Batang Minor TV every Saturday 8 p.m. Brother Pip, baka meron din po sa inyo dyan. Brother, may mga recent na nag-join in. Sister Lily Ramos, magandang gabi sa iyo. Sister Bartlett, at saka si Sanse Christie, kapapasok lang. Sanse, team replay ka, matatapos na kami. Anyway, di ba? Anyway, itong episode na to sa ating Batang Minor TV channel at yung mga nauna pa naming episodes, yung mga hindi nyo pa napapanood, lalo yung kayo ng pagpasok sa seminaryo ni Brother Christian, sa episode 1 yan, akin nyo yan, ha? Available po yan dito sa ating Batang Minor TV channel. Ay, Brother Pip, Brother, bago tayo mag-closing, yes. Brother Divino, Engineer Boyet, Brother Christian, and Brother Joshua Julius, i-ano ko lang yung next week natin na Brothers on Call. Meron po tayong guest, ang guest po natin, sila Father Dennis Santos, si Yun? Doc Paulo Mendoza, at si Sister Lily Bartlett, si Lily Ramos. At parang yung iba sa atin sa Batang Minor, medyo na papahapkibawan na kung ano yung topic natin sa Brothers on Call. Yung po ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari pong concert noong 1992 and 1993. Babalikan po natin iyon at pag-uusapan at isi-share po natin dito sa Batang Minor TV. So, watch out po. Magkita-kita po tayo sa next Saturday, 8 p.m. Go ahead, Brother Pip. Yun, maraming paalala. Muli, yung ating mga nanonood, welcome na welcome po kayo. Kung meron kayong gusto, meron kayong mga anak, pamangkin, kapatid na gustong paaral sa seminaryo, open po. Sila tumatanggap ng enrollees. Pwede pa po kayo magpa-enroll. And yung mga nais tumulong sa ating sa seminaryo, bukas din po ang ating seminaryo sa inyong mga pag mayahandog na tulong para sa ating mga kapatid na seminarista na nag-aaral sa loob. Tama. Brother Pip, shout out po doon. Yes. May shout out lang ako, brother. Si Ma'am Rodora Concepcion Cambal. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Rodora. Ay, good evening po. Yes, go ahead. Announcement po si Father Rector, Father Rosaline, about dun niya sa pasukan. Ang announcement po ng Immaculate Conception Seminary, the school year 2020-2021 will begin on August 17 with orientations on how we will proceed in our classes as well as our formation programs. This means that the last day of enrollment will be August 15, 2020. And if you have questions or concerns, you may contact
the seminary through the seminary page, or you can call their number and just reach out for inquiries. No problem. Tsaka doon po sa interesado po, kagaya po sa aming Brother Pete, yung gusto pong mag-aral, kayo po na viewers natin, kung may anak po kayong batang lalaki na gusto nyo paaralin sa seminaryo, or yung nanonood sa atin na batang lalaki, baka gusto mong mag-seminaryo, ay contact na sa Immaculate Conception Seminary. Go ahead, Pip. Thank you. Dahil dyan, sa binanggit mo, unahin ko lang, meron siyang yung fans ni Julius. Julius, baka meron akong babatiin before we end the night. Julius. Batiin ko lang po yung mga viewers po na parents ng mga seminaryo ko dati. Mga nanonood po ngayon. Oy, Brother Julius, by the way, total na imbitahan ka namin dito, no. Kausap ko si Marco last week, and baka since hindi ka nakasama ni Marco bumalik sa seminaryo, so baka naman sa susunod na ating mga major para welcome na welcome kayo dito. Lalo next week, manood kayo, sumali kayo, manood kayo sa discussion. And also, tinatawagan ko rin si Kuya Rek, baka yung mga fans Boyet, patiin mo na. Una muna, nagpapasalamat ako sa invitation nyo. At maganda yung nasimulan nyo sa Batang TV, lalo na sabi ko nga, papunta tayo sa digital format. Tulad ng mga dating ex-seminaryo na tulad ko, dahil dito sa channel nyo, ay naibabalik nyo yung vocation part on those who are no longer in the seminary. Kaya sana ituloy-tuloy nyo to, at kung paano kami makakasuporta, just let us know. Doon din sa mga programa nyo na nabanggit mo ni Brother Piff, like for example yung ICS Care yata yun. Tama ba, Brother Piff? ICS Care? ICB Care, sa po. ICB Care, no? ICB Care, yes. So, we'll be in touch dahil dito sa format nyo kung paano makakatulong sa ICS community yung mga member ng alumni. At sa lahat naman ng nakikinig, ay sana po suportahan nyo ang Batang TV na ma-encourage nyo yung mga nasa community nyo na mag-online doon sa mga nakapost naman kung kailan yung mga broadcast ng Batang TV, at in a way ay makadagdag sa ambag ng Batang TV sa spirituality sa ating community. Salamat po. Ay, maraming salamat, Kuya Boyet. Yung mga classmate mo, imbitahan mo rin para sa susunod. Sila naman yung makapag-share at mag-guest dito sa atin. Ako din po ay merong pasasalamatan ko lang yung ating ilang mga nanonood, ilang mga kagpo. Immaculate, of course, kapitbahay ni Father Divino, yung mga nanonood dyan. Kung nanonood kayo or mapapanood nyo, binabati ko kayo. Right, Kiksay ICS, Lolo's Choral Ensemble, ang of course, Parokya ng Muling Pagkabuhay, at yung grupo ng Philippine Alliance of Ex-Seminarian. Magandang gabi, Kuya Bong Almonte. ICS Benefactors, Balitang Malolos, Sandigan, sa Kristang Bulak ng Diocese of Malolos, ang Hugot Seminarista page na nanonood na rin sa atin, at ang SQ Vault, walang sawang nanonood, yung company ni Kuya Bikyo. Kuya Bikyo, baka naman. Diba? Yung Holy Spirit. Magandang gabi. Kayo kung bumaw sa inyong tahanan or working from home. And then, yung pagkakas ng Banal na Mag-aaral, Malolo Gerald page, at yung Rosa page dyan sa Maysan Bala. At, of course, yung Seminary.
before I will call on Father Divino, baka merong yung mga agenda, baka babatiin mo. Okay, thank you Brother Pip. Binabati ko yung may bahay ko. Hi mahal, and doon sa aking nag-iisang babaeng anak. Hey. Ilan mo Brother Pip. At hello din sa mga kabatch ko, batch 95. Saka sa mga lahat ng mga naging seminarista ng ICS. Hello sa inyo lahat. Hey Alan, ikaw, may babatiin ka ba? Yeah, binabati ko ang aking syempre, yung aking lovely wife dyan sa Manila. Miss you. And sa mga sa mga guest natin, maraming salamat po sa pagpapaunlak, lalo na po kay Father Divino. Maraming salamat po sa suporta. At sa ating mga manonood sa mga pages na pinost-post po natin itong segment na to, Malolos Cathedral, Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Maysan, ang Sacra Fam page, which is yung parokya ng Holy Family sa Violeta, Giginto, sa ICS, Immaculate Conception Seminary page. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang. Alright, maraming salamat po sa mga nanood, and to give our to give us the final blessing for binabalik ko po sa inyo, Father, bakit kayo mga fans mo? Kasi po, wala naman akong fans. Sabi nga sa inyo, di naman ako mahilig maglalabas sa TV, pero ang babatiin ko na lamang po yung aking biological family, syempre, tsaka po yung family ko in spirit. Lahat po ng napaglibura kong parish dati, lahat po ng mga estudyante namin, pati mga magulang nila, lahat po na naging bahagi ng aking tulalakbay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige po. Sige po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagkalinga, tinawag mo kaming lahat upang sumunod sa iyo. Naway pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na laging nandyan para sa iyo, laging nakikinig sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang kami tumulad sa iyong anak na sumunod sa iyo pagamat siya'y naghihirap. Tulungan mo nawa kami na ang pagmamahal na mula sa iyong anak ay maibahagi namin sa aming kapwa bilang tanda ng aming kaubahang loob at pagtalima sa iyong kalooban. Itong aming pagsamo sa pamamagitan ng ngalan ni Jesus na aming Panginoon, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pag-irihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Lahat po sa inyo lahat. Amen. Thank you. Maraming salamat po ulit sa aming mga naging panauhin ngayon sa gabi. Mga sa kanilang mga tahanan, maraming salamat po. Abangan niyo ating mga suportahan niyo po abangan mga darating pang yung mga susunod pang programa. At uli, hanggang sa susunod na online streaming, kita uli po tayo dito lang sa Bata Minor TV. We're out. Please like and share our Facebook page. Stay safe and God bless.